Diyan po sa video, Idol Raffy, sa isang shop. May, ayan po, may tumatakbo. Sa pilit nang binubuksan yung, pilit nang binubuksan po yung pintuan. At sumisigaw po siya ng tulong, kaya lang sinaraduhan po siya. Sa takot na din po nung tindera. Siya po yung napatay, Idol Raffy, si Mark Adriel Sarmiento. Siya po yung nasa video kung saan humingi siya ng tulong. Ngayon po, namatay na po kasi itong si Sir Mark dahil po sa natamo nitong saksak. Magandang hapon sa iyo, Kevin. Magandang hapon po, Sir Raffy. Salamat naman po sa pag-post ng video dahil po dyan, ma-action na po natin itong problema. Yes po. Na nangyari dito kay Mark Adriel. Pwede hong pakikwento sa amin yung pangyari yes. Dun sa video? 5 PM, okay. Si Kane po niyaya po ng mga kabarangay namin magdaro. Dumayo po ng basketball sa barangay Maharlika po. Mm. Ngayon po, pinilit lang siyang sumama. Hindi niya po talaga kasi tunay na mga kaibigan na kalaro niya pong sa basketball na dumayo. Hindi niya po talaga. Kumbaga sinamahan niya lang po dumayo talaga nung araw na yon. Ngayon po, Sir Raffy, napalaro po sila sa barangay Olympia. Ang kaset up po nila ng laro is taga barangay San Vicente po. Medyo kalapit barangay lang din po niyang Olympia. Okay. Sa kwento po nung isang kasama ni Kay na tumatakbo po, na may tama din sa ulo, minor po. Kuya, iniwanan kami ng mga kasama namin. Dalawa lang kami naiwan ni Kay. Paano nagmula yung gulo? Inaantay lang po nila yung panalo nila sa larong basketball dahil nanalo po sila sa laro. Ngayon, ito daw pong mga kasama ni Mark Adriel, nag-provoke ng away doon sa mga nakalaro nila sa taga San Vicente. Ito pong mga taga San Vicente, syempre po, napapalaban daw yung mga kapatid nila doon, rumesbak po sila. Kasi nga po, nagpo-provoke itong mga kakampi ni Mark po. Ngayon po, Sir Raffy, kasi ngayon wala na rin po dito yung mga naging kakampi niya. Sana, di ba po, andito sila, hindi sila umalis. Okay. Sa kanila pala nagmula yung gulo na yan. Kaya syempre po, rumesbak yung kabilang grupo. Alam din ng kabilang grupo na papalaban yung mga ano nila eh. Kamag-anakan nila eh. Ganyan po. Kaya ganun po yung nangyari. Nagkaroon na ng gulo. Naiwag po si Mark. Jeline Briones, siya po yung live-in partner ni Mark Adriel Sarmiento, yung victim natin na sa video. Kitang-kita naman, pinagsasaksak. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jeline. Magandang hapon po. Una sa lahat, ang aming pong pakikiramay. Yes po. Amin pong kakausapin ngayon mga kinukulan para kukuha po kami ng update tungkol po dun sa kaso, ano na nangyari, ano na pong nangyari sa kanilang ginagawang investigasyon. Corporal Villanueva, magandang hapon po. Magandang hapon po, Senator Raffy po. Corporal, ano po nangyari doon sa kaso? Senator, ang nangyari po dyan, na-arrest po natin yung tatlong suspect, then in-inquest po natin sila ng May 29, at na-receive po ng Office of the City Prosecutor ng San Pedro City, Laguna po. At sa ngayon po, yung inquest resolution po ay hindi pa tayo nabibigyan ng copy noong inquest resolution. So, Sir, Senator, papalo-up na lang po natin para magkaroon po tayo ng copy regarding po dun sa case na ating sinampa. Okay, direct filing ho ba yung ginawa nyo? Hindi pa papasok sa reglementary period yung pagkahuli po sa suspect? Bali, tatlo po yung suspect po natin. Kaya nga po, nung mangyaring insidente, hindi ho agad sila nahuli? Nahuli po natin po. Oh, so, nakakulong na po itong mga suspect? Apo, bali po, meron po kasi follow-up na kinandak po tayo at nahuli po natin yung tatlong suspect po. Okay, lahat po sila ngayon nakakulong? Meron po tatlong at-large po, Senator. Ilan po yung nakakulong ngayon, sir? Tatlo rin po. Tatlong nakakulong. Ano po yung kasong i-final po dun sa tatlo, sir? Bali po, ang sinampa po nating kaso ay murder and physical injury po. Okay. So, wala pong bail yun kasi murder eh? Yes po. So, dun sa tatlo, walang bail and then itong tatlo at large? Yes po. Okay. So, lumabas na po yung warrant on tatlo? Sa ngayon po, Senator, wala pa po tayong nare-receive na warrant galing po sa ating court po. Okay. Nagsalita na ba yung tatlong suspect? Apo, nagsalita po sila. Sa kanila po nanggaling yung mga kasama po nila sa insidente po. Okay. So, in essence, umamin sila sa kanilang kasalanan, the fact na tinuro nila ang kanila pang mga kasamahan kung sino pa yung mga kasabwat sa pananaksak kay Mark. Yes po, Senator. Oh, maganda yan. So, hindi na tatagal pa yung kaso dahil meron pag-amin at the same time, sila pa mismo nag-uso sa kanilang mga kasamahan. Ma'am Jeline? Yes po. So, yung pong tatlo sa mga suspect ay nakakulong na at pinailan ng kasong murder and physical injury at wala pong bail yun. Samantalang yung tatlo pa na itinuro nitong tatlong manakapit, tinuro yung kanilang tatlong kasamahan at large na ngayon. Yes po. Gusto po sana namin, sir, na
nadamay din po sila sa kaso kasi kinuha nila. Opo, yung tatlo po, yung tatlong at large, sinampahan na rin po ng kaso yon. Corporal. Yes po. Yung tatlong at large, sinampahan niyo na rin po ng kaso, ano? Yes po, kasama po sila sa nasampahan natin ng kaso po. Ayun po, ma'am. Yung tatlong at large, kasama na po sa nasampahan ng kaso. Kaya nga lang po, sa ngayon nagtatago na raw. Opo. Yan lang po yung makukuha din sila para mapagbayaran niyo. yun din po yung healing namin para makapagbayad din po sila sa ginawa nila. Opo, tututukan po namin itong kaso. We will make sure na maging maayos at mabilis at mapupunta sa tamang proseso yung paggulong ng hustisya dahil sa paglapit niyo po sa amin. That we will do. Kung ano po pong kailangan niyo at gusto niyo maitulong namin, pakisabi lamang po kay Odette. Ano po? Sige po. Maraming salamat po. Thank you po. Kailan po nangyari ulit to yung incident? May 26 po. Nang Tuesday pa po siya nakimate. Salamat po. Maraming salamat po. Ma'am, thank you po Ma'am Jeline. Corporal, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Senator. Colonel, magandang hapon po, Colonel, sir. Yes, sir. Senator, sir, good afternoon po. Okay, ako po yung nagpapasalamat sa inyo pong tanggapan, maging sa inyong mga tauhan at mabilis naman po kumilos in fairness sa pamagitan po ni yes, Corporal Leomar Villanueva. Maayos naman po nakikita ko yung paggulong ng kaso at napailan yes, ng tatlo at yung tatlo at large. So pakitutok-tutukan naman po, sir, Colonel, yes, para sir. Masiguro na talagang tight hindi naman namin natin. Po ito binitawan tong kaso, sir, kasi hindi pwede po yung gano'n na sa dahil lang sa halagang ganyan at nag-aaway sila tapos kailangan may mawalang pangbuhay. Kaya po nakuha po natin sa follow-up operations po natin, sir, yung tatlo and at large din yung tatlo, sir. Siguro po, may request ko rin po, Colonel, yung pong bahay ng pamilya ng biktima, yung lani sa tinitirhan po ni Ma'am Jeline, medyo paikot-ikutan din po ng mga pulis ninyo yes, para maging secure yes, siya, sir. Safe. Baka po din yes, siyang harasin itong mga suspect para matakot at mag-withdraw ng reklamo. Yes, sir. We assure you of that, sir, and yung pamilya ho ng mga biktima, sir. Ayun, sige po. Colonel, maraming salamat po. Colonel Rolly, sir, thank you po. Thank you, sir. God bless po, sir. Okay, sa po. Programa po ninyo at sa inyo po, sir. God opo. Bless po. Thank you po, God bless. Ma'am Jeline. Yes po. Ibibigay sa iyo ni Odette yung kanyang personal cellphone number sa oras na nakaramdam ka ng takot dahil may nakikita ka ng mga alanganin tao palibot-libot dyan sa iyong tinitirhan. Agad-agad tawag nyo kami kahit anong oras. At kami na mismo tatawag sa mga kapulisan dyan sa San Pedro Laguna to make you safe and secure, okay? Opo. Sige po, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Ganon din po sa iyo, Mr. Kevin, dahil ikaw ang nag-post ng video, kapag meron kang naramdaman na hindi ka nais-nais na mga taong palibot-libot dyan sa iyong tinitirhan, agad-agad i-text nyo kami at kami nang bahala sa kapulisan para i-secure ka, okay? Yes, sir. Sige, magandang hapon sa inyong dalawa. God bless po. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Salamat po, sir. God bless okay. po.